Ang challenge ay walang tatawa at walang makikiliti. Makikiliti. Yan. So, habang may nagbabasa ng joke, meron tayong mga masus na kasama dito at sila ay mangingiliti. Tama? Testing lang, testing. Okay. Ang pangingiliti o tickling ay paghawak o pagdikit sa isang body part na nagdudulot ng hindi mapigil ang movement gaya ng pag-twitch o di kaya ay pagtawa. May dalawang bahagi ang brain o utak na responsable para makaramdam ng kiliti ang tao. Ang somatosensory cortex, ang bahagi ng utak na responsible sa pakiramdam sa tuwing may humahawak o dumidikit sa ating katawan. Ang isang bahagi naman ay yung tinatawag na anterior cingulate cortex. Ang parting ito ang responsible naman sa reaksyon matapos may humawak o dumikit sa ating katawan. Diyan napapasok yung hindi mapigilang pagtawa o kilig feeling. Let's do it! Let's do it! There you go! Paano binubuksan ng Japanese restaurant? Paano? Gamit ang sushi. Gamit ang sushi. Yung sushi. Pwede. Paano mo madi-disappear ang banana? Paano? Tanggalin mo ang B. Oh. Anana. 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 Dapat yan ang anana. Anana. Paano na ako? Sobrang corny. Bakit galit ang putik? Pero naman nakatumawin. Oo nga, okay lang. Sabay tayo. All one. Bakit galit ang putik? Alam mo na siguro yung sagot. Dahil mad siya. Sa pelikalang Finding Nemo, ano ang sabi ni Marlin kay Nemo nang finally magkita na sila? Is that you? Ano ang sabi ng isang coconut sa isa pang coconut na nagluloko? Ano? Huwag ka nang mag-deny. Buko ka na! So far, dead ma si Katrina sa pangingiliti sa kanya. Buko ka na! Sa isang pag-aaral sa University of London, kapag anticipated o inaasahan na natin ang pangingiliti, nawawala na ang element of surprise, kaya walang epekto. Kaya nga hindi tayo nakihiliti kapag ginagawa natin ito sa sarili natin, di ba? Na-anticipate kasi ng cerebellum, which is part ng utak natin, ang pagkiliti, kaya't nakokontra na agad ang posibleng reaksyon. Kaya kadalasan, ang ending, wa-epek talaga. Pero may exemption pa rin ha, yun ay kung talagang malakas ang kiliti ng isang tao. Try nga natin ulit. Use deposit in a sentence. Check mo nga yung gripo sa banyo. I think deposit is leaking. Ay! Ba't na ba paubot? Ano yung kuya? Kaya mo pa ba? Ang score! 2-1! Sibinon! Ako ang nanalo! Sibinon ay parusa ka! Bakit? Bakit? Paka-explain. Kasi tumawa ka ng dalawang beses. Ha? Totoo? Baguhin nyo yan. Ayoko. Okay, ako na yan!